para sa inyong palay. Alam po ninyo, pag ang mga palay nyo ay malulusog, mas makatitiyak kayo ng masaganang ani. Gaya ng sa tao, ang kalusugan ng palay ay nakasalalay sa wastong nutrisyon. Bukod sa tubig at sikat ng araw, kailangan ng palay ng mga sustansya upang mabuhay at lumago. Pero, upang makakuha ng mas masaganang ani, kailangan ninyong bigyan ang inyong mga palay ng tamang sustansya sa tamang dami sa tamang oras. Ito ang ibig sabihin ng wastong nutrisyon. Sa katunayan, ang wastong nutrisyon ay simple lamang. Tandaan lang ang mga letrang A, T, M. A, alamin ang mga pangunahing sustansya na kailangan ng palay. T, tandaan ang mga mahahalagang nito sa paglaki ng palay. M, mag-abono sa panahon ng pagsusugi at paglilihi. Panoorin nyo ang susunod na video upang mas maintindihan nyo ang wastong nutrisyon para sa inyong palay. Sa bahaging ito, bibigyan natin ng pansin ang mga sumusunod. Mga pangunahing sustansya para sa palay, mga pinanggagalingan ng sustansya para sa palay, mga karaniwang grado ng abono. Kailangan ng palay ang sustansya upang maging malusog at maging masagana ang ani. Ang mga mahalagang sustansyang kailangan ng palay ay nitrogeno, posporo, potassium, zinc at sulfur. Nitrogeno ang nagpapaberde at nagpapaganda ng tubo ng mga dahon at tangkay ng palay. Kailangan ng palay ng maraming nitrogeno upang makapagbigay ng mataas na ani. Ang posporo naman ay mahalaga sa kalusugan ng ugat ng palay. Kailangan din ito para sa pagsusuwi ng palay. Ang posporo ay dapat na ibigay sa panimulang yugto ng paglaki ng palay. Ang potassium naman ay tumutulong upang maging mayabong at malakas ang palay laban sa mga sakit. Pag di sapat ang dami ng potassium na taglay ng palay, lalo na sa panahon ng paglilihi, maaring makaranas ng pagbaba ng ani. Ang zinc naman ay mahalaga sa kabuuang kalusugan ng palay. Ang sulfur ang nagpapanatili ng pagiging berde ng mga dahon ng palay. Pinapabuti rin ito ang paglago at produksyon ng butil. Ang mga sustansyang kailangan ng palay ay maraming pinanggagalingan. Ang lupa ay isang mahalagang pinagmumulan ng maraming sustansya. Ang mga mineral at organikong laman ng lupa ang nagsisilbing imbaka ng mga sustansyang maaaring kunin ng mga halaman. Ang patubig ay isa rin pinagmumulan ng sustansya. Mayroon itong taglay ng mga tunaw at suspendidong sustansya. Isa pang pinanggagalingan ng mga sustansya para sa palay ay ang mga organikong sangkap. Ang halimbawa ng mga organikong sangkap ay mga pinag-anihang halaman at mga dumi ng hayop. Ang mga ito ay may kakayahang magbigay ng sustansya sa palay. Subalit ang mga organikong sangkap ay kailangan munang mabulok upang mapakinabangan ng palay ang mga sustansya. Sa kabutihang palad, may mga organismong nabubuhay sa lupa na siyang tumutulong upang bulukin ang mga organikong sangkap na ito. Pag hinayaang mabulok at pagginamit ng wasto, ang mga organikong sangkap ay maaaring pagmula ng sustansya para sa palay. Ang mga pinag-anihan tulad ng dayami ay kayang magbigay ng sustansya sa palay. Pag ang dayami ay ikinalat sa inyong bukit pagkatapos ng anihan, ito ay makapagbibigay ng sapat na potassium para sa susunod na taniman. Karaniwang di sapat ang nitrogenong na ibibigay ng mga organikong sangkap upang makakuha ng mataas na ani. Dahil dito, kakailanganin ninyong magdagdag ng napakaraming organikong sangkap upang matugunan lamang ang pangangailangan ng inyong palay. Ang mga sustansyang nanggagaling sa lupa, patubig at mga organikong sangkap ay karaniwang di sapat upang matugunan ang pangangailangan ng inyong palay. Kaya marapat lamang ang paggamit ng mga abono na siyang makakapagbigay ng kinakailangang sustansya sa inyong palay. Ang mga abono ay mga sangkap na ginagamit upang magdagdag ng sustansya sa inyong palay na di kayang ibigay ng lupa, patubig at mga organikong sangkap.
Ang mga abono ay may tagline na nitrogeno, posporo, potassium o sulfur na maari nang magamit ng palay. Ang taglay rin nilang sustansya ay karaniwang mas mataas kaysa sa mga organikong sangkap. Para mas maging mainam ang paggamit ng abono, kailangang ibigay ang tamang uri ng mga ito sa tamang dami at sa tamang panahon. Kapag kayo ay gagamit ng mga abono, kinakailangan ninyong alamin ang grado at uri ng abono upang ang tamang dami ay inyong maibigay sa inyong palay. Ang halimbawa ng mga grado ng abono ay 14-14-14, 16-20-0, 46-0-0. Ang mga numero ito ang magsasabi sa inyo kung ano at gaano karaming sustansya ang nakapaloob sa bawat sako ng abono. Ang unang numero ay tumutukoy sa dami ng nitrogeno. Ang ikalawa naman ay sa posporo at ang ikatlo ay sa potassium. Tingnan natin ang abonong maaaring mabili sa family. Ang abonong may taglay na N, P at K ay tinatawag na complete dahil kumpleto ito sa tatlong pangunahing sustansya. Ang numerong 14-14-14 ay nagsasaad na ang isang sako ay may taglay na 14% ng nitrogeno, posporo at potassium. Kung timbang o bigat ang pag-uusapan, ang isang sakong tumitimbang na 50 kilo ay may taglay lamang na 7 kilong nitrogeno, 7 kilong posporo at 7 kilong potassium. Ang abonong 14-14-14 ay mainam gamitin sa panimulang yugto ng paglaki ng palay dahil may taglay na itong posporo at potassium at katamtamang dami lamang ng nitrogeno. Ang abonong may gradong 16-20-0 ay tinatawag na ammonium phosphate. Ito ay may taglay na 16% nitrogeno at 20% posporo, subalit walang taglay na potassium. Ang isang sako nito ay magbibigay ng 8 kilong nitrogeno at 10 kilong posporo. Ang 16-20-0 ay isa pang abon na maaaring gamitin sa bagong tanim na palay, lalo na kung ang mga dayami ay binabalik sa inyong bukid pagkatapos ng anihan. Ang karaniwang uri ng abono na may taglay na nitrogeno ay ang urea. Ito ay may gradong 46-0-0. Ang urea ay may taglay na 46% nitrogeno ngunit walang posporo at potassium. Dahil sa mataas na taglay nitong nitrogeno, ang urea ang pinakamatipid na abono na may nitrogeno. Ang isang sako nito ay makakapagbigay ng 23 kilong nitrogeno. Ang urea ay pinakamainam gamitin sa panahon ng pagsusuri at paglilim. Mayroon din namang ibang abono sa pamilihan na nagtataglay ng isa sa tatlong pangunahing sustansyang N, P at K. Halimbawa, ang ammonium sulfate na may gradong 21-0-0 ay may taglay na nitrogeno ngunit walang posporo at potassium. Ang solofos naman na may gradong 0-18-0 ay may taglay na posporo ngunit walang nitrogeno at potassium. Ang murate of potash o 0-0-60 ay may taglay lamang na potassium. May ibang abono rin na naglalaman ng iba pang mahalagang sustansya para sa palay tulad ng sulfur. Pag may kasunod na letrang S ang isang numero sa grado ng abono, ibig sabihin nito ay may taglay itong sulfur. Halimbawa, ang urea superphosphate ay may taglay na 7% sulfur. Ang abonong 16-20-0 at 14-14-14 ay karaniwang may taglay na sulfur. Gayun din ang iba pang abono na tulad ng 17-7-17 at 17-0-17. Minsan, ang mga sako ng abono ay hindi nagsasaad ng eksaktong porsyento ng taglay nilang sulfur. Nagsasabi lamang na may taglay itong sulfur. Sa mga abonong may zinc naman, ang karaniwang uri ay ang zinc sulfate. Ito ay may taglay na 15-20% zinc. Narito ang mga mahahalagang puntos na kailangan tandaan. Ang nitrogeno, posporo at potassium ay ang mga pangunahing sustansyang kailangan ng palay. Kailangan din ng palay ang sulfur at zinc, ngunit sa kaunting dami lamang.
ang dami ng sustansyang nagmumula sa lupa, patubig at organikong sangkap ay hindi sapat sa pangangailangan ng palay para sa isang masaganang ani. Ang mga abono ay kinakailangan upang masiguro na ang inyong tanim na palay ay makakatanggap ng tamang sustansya sa tamang dami at sa tamang panahon.